Welcome back to our channel. Nagbabalik muli si Galidotik para sa ating tutorial. Okay guys, ngayon balik muna sa kanyang lagayan. Ito sa amplifier para subukan natin kung okay na ba ito. Ang ginawa ko guys ay iniisa-isa ko ang mga transistor na pisa, yung mga pre-driver transistor. Meron akong nakita na sira. Yun po ang mga kadalasan na maling masira. Try po natin kung okay na ba ito. Sana okay na, para iba naman ang aking ayusin. Marami kasi akong ayusin ngayon guys, marami na, sunod-sunod ang mga dumating dahil po sa malapit na Pasko, gusto nilang gagamitin. Kaya ako minsan nalilito kung alin ang unahin ko. Meron akong nakita na leakage na transistor, mga apat yun lahat yung aking pinalitan, ay lima pala guys ang aking pinalitan na pyesa. Ito yung aking nakita na sira, sana ito lang ang problema. Testing po natin para malaman natin kung anong resulta. Pag wala pa rin, i-double check ko ang kanyang pag-voltage bias. Kasi ang inuuna ko guys dito, ito yung pinakamatagal na ayos it, na i-test. Ang gawin natin guys, dapat ma-on ang kanyang relay. Mamaya lang ito ibalik kasi ano to, sa speaker lang. Ang gusto natin gawin ay dapat mag-click na ang kanyang relay. Hindi mag-click ang kanyang relay guys, ngayon ay mag-voltage bias po tayo. Kasi po ay pwede naman mag voltage bias kahit naka ano ito, naka nasa lagayan ang number. Dito lang po tayo mag voltage bias. Dapat meron siyang sukat na 0.3 volts, 0.4 volts, or 0.5 volts. Ito na guys. Good. 0.4 volts, 0.4 volts, good.
0.4 volts good. 0.4 volts good. 0.3 volts good. 0.3 good. 0.3 good. 0.3 good. Good ang kanyang ano guys, voltage bias. Pangalawa guys, ang gawin natin doon sa kanyang diode na apat. Pakita ko ito sa inyo guys. Dapat guys, ang kanyang diode din po, isa, dalawa, tatlo, apat. Meron siyang normal na 27 volts. Dapat may sukat tayo dyan. Pag okay dyan, ibig sabihin dito tayo sa kanyang relay driver section mag-troubleshooting. O guys, mag-voltage ako dyan. Okay guys, panoorin nyo po. Dapat may sukat po tayo na 27 volts. Naka-ground po tayo. Pwede rin dito. Ground to ground. Doon siguro, hindi siguro pwede dito sa ground. Ulitin po natin. Okay guys, good po ang kanyang diode dito. 27 volts normal. Doon po tayo sa relay. Mag-voltage test po tayo sa kanyang ano guys, sa relay driver. Kung may sukat siya na supply. Kaya siguro 'yun ang dahilan na ayaw mag-on ng relay kasi ang kanyang relay nangangailangan siya ng boltahe para makapag-on siya na sarili. Hindi yan mag-on pag walang supply. Yan po ang tandaan po natin na dapat may supply siya. Wala siyang supply, wala siyang boltahe guys, 0.2 volts lang kabila. Saan ito? Yeah.
0.2 volts lang guys, mahina. Wala siyang ano voltahe, dapat mayroon. Walang supply guys sa kanyang relay. Ngayon tanggalin natin ang kanyang relay. Kapag mag normal, ibig sabihin relay ang sira. Bagsak po ang kanyang voltage supply. 0.3 lang. Mamaya guys, ay busy naman ako. Meron pa kaming ano, servisyo. Alas dos kahapon. Kunting bilis lang guys ang gawin ko ngayon. Iba naman ang ating tratrabahuin. Kailangan alerto po tayo sa hindi siya maka-shortage, hindi siya makadikit sa section. Dapat alert tayo kung gusto natin na bilisan ng konti. Ayun, normal. Normal guys. Ay, normal siya. Baka really ang sira. Ano kaya ang sira nito? Baka may iba pang sira or ito kaya ang sira. Normal ang really. Bakit kaya? Normal naman ang kanyang supply. Ibalik ko ito ngayon guys. Ibalik ko ito tapos dito nakahanglang. Normal naman ang kanyang supply. Kung ito ay aking tinanggal, normal ang kanyang voltahe sa relay. Ngayon subukan natin ibalik at naka-open ang kanyang isip-isip tayo para kung ano. Ito lang ang aking resolver. Yan lang muna guys, yung kabila hindi muna para malaman natin kung saan siya nagmula na problema. Ito lang ang naka-resolder. Bagsak talaga ang kanyang supply. Baka ito na really ang sira.
really ang kanyang sira guys, kasi ano, ngayon ay subukan po natin i-direct po natin ang kanyang ano really sa kanyang switch. Wala naman tayong switch ano really siguro. Okay ngayon guys ay direct ko na lang ang kanyang relay, subukan po natin kasi ang kanyang relay may suspect ako baka sira yung ito guys, ang kanyang relay ito ang ano, dahilan bakit bumagsak ang kanyang boltahe. Subukan po natin i-direct dun sa kanyang switching relay. Pag may audio siya, ibig sabihin, yun lang ang problema na sira sa kanyang relay. Ito na ground guys, ito na negative. Dikit po natin sa kanyang ground dito sa kanyang wire speaker. At itong positive, yun ang kanyang ipindot natin kung may tunog or wala. Pag may tunog. Okay ngayon guys, ay testing na po natin sa pag sounds para makita nyo talaga na okay na siya. Naayos na. Okay guys, hanggang dito na lang po ang ating tutorial. Kaya maraming salamat sa inyong panonood.